Catherine Bernardo at Alden Richards tinanong sa isang interview kung kailan dapat ang best way na sabihin ang salitang I love you. Sa isang interview ay hindi na napigilan ng interviewer na tanungin ang Catherine kung kailan nga ba mas mainam sa kanila na sabihin ang mga katagang I love you. Ayon sa parehong kasagutan nila, ay mas mainam na ipakita at iparamdam ang salitang mahal kita kesa sabihin lamang. Maaari raw kasi na panay I love you ka, pero hindi mo naman minimin o hindi mo naman pinaparamdam sa taong mahal mo. At least, kung iparamdam mo o gawin mo through gestures or kung ano ang love language mo, ay mas mararamdaman pa raw ng taong mahal mo na mahal mo siya. Kaya naman ang mga kasagutan nila ay naiugnay din kung paano nila pakitunguhan ang isa't isa at kung paano na sila ngayon sa kanilang estado. Kung papaano sila mag-usap, magtinginan sa mata, maghawakan ng kamay, magbeso, magyakapan, mag-alalayan, ingatan ng isa't isa at kung papaanong halos hindi na sila mapaghiwalay, ay masasabing ito ang way nila to say I love you sa isa't isa. Kitang-kita naman ito sa mga gestures nilang dalawa, lalo na ni Alden, na hindi siya ganoon usual sa mga nakakatrabaho niya o nagiging leading lady niya. Kaya naman napaka-espesyal talaga ng pagtingin ni Alden kay Catherine na gusto niya talagang itago at gawing pribado kung ano man ang namamagitan sa kanila ni Catherine. Sang-ayon din naman tayo sa kasagutan nilang iyon na mas mainam na iparamdam na lamang ang pagmamahal kesa sabihin lang. Kaya naman, mas lalong lumalalim pa ang relasyon ni Catherine at Alden na mukhang hahantong na nga sa romantic relationship. Kamakailan lamang ang inilabas ka ni OG Diaz noon na naniligaw si Alden kay Catherine. Samantala, recent lamang ay inilabas sa manya na mag-MU na ang dalawa. Kaya naman nagbubunyi at masayang-masayang Catherine fans nang malaman nila na mag-MU na nga ang dalawa. Nagkakamabutihan at nagkakaintindihan nga ito sa kung ano man ang estado ng kanilang relasyon at kung ano man ang kanilang nararamdaman. Pero sa ngayon, hindi pa nila malagyan ito ng label at hindi pa nga maisa publiko kung ano talaga ang tunay na relasyon nila. Dahil marami pa silang mga kinukonsider, kabilang narito ang patuloy nilang mga pangarap at kanilang mga personal growth, lalo na ang mga tao sa kanilang mga sasabihin. Kaya naman mas minamabuti na lamang nila na gawing pribado kung ano man talaga ang tunay na estado ng relasyon nila ngayon.